Hello guys, welcome to my channel. So today is Monday. Okay? Ano ba yan? 6 7 8 9 6 yata. Alexa, what's the day today? Today is Monday, March 6th. Yeah, tama. Alexa, stop. So yun, March 6th, no? May ginawa akong video kanina, yung reaction video ko sa Asian Boss na documentary or video nila sa YouTube, no? So, abangan na lang natin kasi medyo dinemonetize ni YouTube. So, inaapil ako pa. Anyway, so usapang body armor tayo, no? Nagdagdag ako ng body armor. Bakit? May body armor ka na, ba't ka pa nagdagdag? Unang-una, hindi gumaganda yung sitwasyon, no? Ng gera sa, sabihin ko sana, Ukraine. Hindi lang Ukraine ang involved dun eh. Involved na ang NATO. And involved ang US, no? Yung sitwasyon with Russia, hindi gumaganda. And then, sitwasyon din China and Taiwan, hindi rin gumaganda. I mean, walang nakikitang kapayapaan, no, sa horizon, no? Puro pasama na pasama, sabi ko. And ano, may nabasa akong article or sa pang YouTube video na bumili ka na while you can, habang pwede pa, kasi may mga states na gustong iban ang body armor. Okay, so ito yung current setup ko, no? Current setup ko. Ito yung shotgun shells nakalagay dyan. Civilian, do not shoot. Okay. Ano to? Plate carrier. Mura lang to, Condor. Condor plate carrier. Pero for the job na kailangan niyang gawin, okay naman. No? Mas maganda siguro, iyoko ko to para makita niya. Anyway. So, ito yung current setup ko. Sabi ko doon sa dati kong mga videos, no, dati air fan na ginagamit ko, nag-switch ako sa ceramic. So ceramic na siya, kaya hindi ko to pwede ibagsak. Ceramic siya. Pero para makasiguro, naglagay pa ako ng ano. Naglagay ako ng level 3A na Kevlar soft body armor. Okay, so eto. Sana mabalik ko to. Paita ko yung ceramic plate ko. Yung brand ng ano, ng ceramic plate ko sa eBay, BAM. B-A-M. Yan. Okay, so pag nabili mo to, wala siyang color. Siya lang yung ano, yung mga hibla siya ng Kevlar na ginawang ceramic. So pininturahan ko to ng undercoat, undercoating para lang hindi magnisnis yung hibla. Ay, nagkukulay na tuloy. And then bumili ako ng level 3A na ano, Kevlar. Yan. Okay, so ano ang thinking? Kasi ano lang to eh, level 3A tapos ceramic, so hindi siya capable ng multiple hits. Ano ibig sabihin? Pag tinamaan siya, tapos tinamaan ulit same spot, nasira na integrity, so baka tumagos. So, nagpatong akong ganyan. So, pag tinamaan, makakatch siya ng ano, ng kahit pa paano, ng level 3A na Kevlar, ano ko, no? Na, ano yun, soft body armor. That's the theory. Hindi ko naman talaga matesting kasi hindi naman ako sponsored. So, lahat to, ginamit ko, sarili kong pera. So, yan ang setup ko, front and back. Bumibili ako ng ano, ng soft body armor, pinapatong ko dito. Okay? Patong ko. So, strike face in front of the enemy, ito. Para masalo niya talaga yung bala. And then, shh, quiet! Ang mga toros ko. Shh, quiet! Okay, so ito, bumili ako ng... Sandali! Rocky! Can you keep quiet? Okay, bumili ako ngayon ng bago. Ang aso ko ah. Rocky! Shh! Come here. Sit down. Bumili akong bago. Sabi ko, sige, bili tayo ng ano, ng plate carrier ulit. Rocky! Bumili akong plate carrier. Rocky!
Lucky is a bad dog. Okay? Bakit ako bumili ng plate carrier? Kasi a few months ago, siguro last year, bumili ako ng AR 500 plates. May nakita akong deal. Naisip ako bumili ng AR 500 plates. Baka sabihin nyo, akala ko ba ayaw mo ng AR 500 kasi mabigat, no? Itong nabili kong AR 500, mas magaan siya dun sa usual AR 500 plates. No? Huh. Ito siya, no? Paper. Level 3, set of curve, 10x12 plates. Wala namang ganang data. Okay. May kasama siyang, ano, pads. Ano man tawag nila dito? Pads. Ako, ginamit ko dun sa isa kong, ano, mamaya pakita ko, ano, yoga mat. Ito kasi, pag yung AR 500 nasa dibdib mo, wala ka nito, mabubugbog ka pag tinamaan yun. Di ba? Yung trauma. Trauma pads, tawag dito. Trauma pads. Okay? So, ito yung nabili ko. Ano ba tatak nito? Ano tatak? Kasi nga sabi ko, last year ko pa ito bumili. Okay. Oh, yeah. Mas magaan nga siya doon sa dati kong AR 500. Tsaka, mas manipis siya ng konti. Mas magaan siya. Hindi ko naman yung ilang pounds. Kasi nga, last year ko pa ito binili. Tapos, curved siya. Oh. Curved. Kahit pa paano, may kurba. May kurba siya. Yan. So, sukat yan dito. Ang po-protection na yan is yung vital organs. Heart, lungs. Yan ang kailangan niyang protectionan. Yan lang. Hindi kailangan fully covered. So, ang setup nito is armor plate. Sa likod niya yung trauma pads para hindi humampas sa katawan ko pag masakit nga naman yan pag tinamaan ka, trauma pads. And bumili rin ako ng ano. Ang problema dito yung ano, di ba? Yung sa AR 500 is spalling. S-P-A-L-L-I-N-G. Spalling, ano yun? Pag tumama yung bala, ma-disintegrate yan. Ano yun? Tawag, babanda? Babanda yan. Sa mukha, sa leeg. Yun ang spalling. Kaya, delikado pagka bare na AR 500 ang ano nyo, plates nyo. So, ginawa ko, bumili ako ng tawag nito dito. Repurpose na ano to? Ito, bagong-bago. Binubuksan ko pa. Repurpose na Kevlar. Ano ibig sabihin nun? May mga lumang Kevlar na bulletproof vest. Nirepurpose nila for spall blocker. Spall blocker ang tawag. Or spall catcher. Ito. Okay. Alam ko tatlong layer lang to eh. Kasi ang purpose nito hindi talaga siya to prevent bulletproof, no? Kasi tatlong layer lang siya, manipis. Ang purpose niya, saluhin lang yung bala. So, pag sinalo niya yung bala, hindi na tatalsik sa mukha ko. Kakatch niya yan. Kakatch niya. Okay. So, yan. Ito, mas okay pala yung setup ko. No? Spot na spot. So, trauma pad. AR 500. 10x12. Na curved. Tsaka shooter's cut. Ang tawag dito, shooter's cut. Yung may ganyan na cut. Para sa arms. Pwede ka mga ano. Kasi iba, straight lang na rectangle. Hindi ka komportable kumilas nun. Lalo na pag babaril ka. Ito, may shooter's cut ang tawag dyan. Shape ng rotation ng arms mo. Ayan, no? Para paghahawa ka ng baril. So, ito na ang setup ko. This should be front facing the enemy. Yan, ito ang aking setup. No? So, pag tinamaan, ito ang theoretically, pag tinamaan ang bala, sasaluhin itong spall blocker. Tapos yung force, yung inertia nung yung energy sa i-absorb naman ng foam na to, trauma pads. Yan ang idea. That's the idea. Okay. Rhino armor tong spall blocker ko. Repurpose lang yan. Kumuha lang silang tatlo, tas gumawa silang pouch. Pansalo lang talaga siya. Kasi hindi tumatagos, no? Okay, ito naman binili ko. Ito na binili kong
plate carrier. Brand new siya without tags. Okay? Mukha kang brand new. Hindi pa ito nagagamit. Pero wala siyang tag. Okay. So, i-set up natin. Set up, set up. Sa mga harap, sa mga likod. Okay. Simulan natin yung ano. Okay, papakita ko na. Diretso na tayo. Tali lang ito eh. Yun na kailangan ng ano, instructor para i-dabit ito. Diretso lang. So, ito ang harap. Susuksok mo lang naman ito eh. Suksok lang. Suksok lang. Suksok ko lang ha. Gusto nyo ba nakikita? Suksok lang naman eh. Ano na kailangan ng expert sa bulletproof vest. May pouch dito. Yan. So ito yung harap. Size. Kinuha ko size large. Large ba? Ay, medium. It's a tight fit. Medium ako eh. Gusto ko mas maluwag sana. Okay, so ito yung layering natin, no? Ilalagay lang natin siya. As is. Unang-una ka siya ba? Yeah, 10x12 ang ano eh, standard eh. 10x12. Eh, madaling ilagay yung AR500. Yung spall blocker ko, medyo may challenge. Kasi gumagalaw. Ah, pwede yung ilagay kamay. Okay. Ah, pwede rin. Okay. Spall blocker. Yan mo lang naman. Buti na lang hindi siya ano, tight na ano, no? Ulit nga, pag ganyan ko ito ilalagay. Na-reach ko na dito. So sabi ko nga, no, bumili. Kung nasa lugar kayo na pwede kayong bumili nito, bumili na kayo. Bakit? Kasi, pag dadating yung time, pagbabawal na nila to. And ito naman yung mga bagay na hindi napapanis. Pwede mong i-store ng matagal. Yan na. Tapos, i-strap mo lang siya. Strap. Ganda. I like this carrier. Mukhang matibay siya. Okay, sa likod, ganun din. Siyempre, baka mabaril ka sa likod eh. Dapat meron ka. Huwag ka. Huwag muntipirin na harap lang. Plus, hindi pwedeng harap lang kasi magsasag siya. Dapat balance, harap sa likod. Dapat pantay. Pareho dapat na may plates. Sana yan ako. Trauma pad. Trauma pad. So, yung trauma pad, sa loob yan. Ibig sabihin, yan yung magkocontact sa skin mo, ha? Hindi yan sa labas. Eh, hindi yan yung front towards the enemy. Dapat yung trauma pad is yan yung didikit nakaharap sa'yo. So, dito, sa likod. Hirap na. Baka mabaril ka sa likod. At pala sa likod. Straight. Straight ka. Pwede na. Yan. Nana ko. Kaya ko na lang ng spall blocker. Nasa kong spall blocker. Yun. Spall blocker. Ito naman. Front towards the enemy. Hindi mo pwede ilagay sa likod na ano. Ang purpose talaga nito is pang catch lang ng ano. Ng mga spall or mga debris. Yung mga debris! Yun, ang kakatch nito. Yun, yung mga nadurog na bala. Dahil tumama siya sa matigas mong AR500 plate.
purpose niya, ha? So, wag na wag kayong bibili ng spell blocker. Tapos, yan lang. Wala nang kasamang iba. They are not stand-alone. Yan ang tatawag na hindi sila stand-alone. Ibig sabihin, hindi sila advisable na gamitin mo panlab, pang defeat ng bala. Pang catch lang ang spell blockers. Okay, strap. There you go. And, suit natin. Eh, ang mabigat. Compared sa, ano talaga, sa ceramic plate. Pero ang maganda naman sa AR-500, this is capable of taking multiple hits. Nakailang tama ka, pwede. Pwede. Pwede ka kahit ilang tama pagka AR-500. Okay, here we go. Here we go. Medium. Medium ang nabili ko. Anyway, fit na fit sa akin. Medium ako eh, pero gusto ko sana ng large para may allowance. Pero okay. Papataas pa. AR-500 dyan. Likod! Hindi mo may strap yan. Kailangan may kaibigan kang mag-strap. Paano ko ito makuha? AJ, can you help me? AJ, can you help me? Come. Come on. You need to strap this. I can't see my back. Come on. Yan. Come here. Go over here. Go over here. On this side. Help me with the strap. Get that. What? The strap. Pull it. Pull it. Where is it? Awesome. Ah, wala pala. Close it. Close my back. Close. Ah, pang ano lang pala siya. Pansara. Okay, okay na. I got it. I got it. So, yan po siya, no? Meron pa ako isang ano, plate carrier. Nabili ko to dati pa. Luma na to. Pero pwede pa siya. Pero ang plano ko dito, soft body armor lalagay ko rito. Soft body armor. For now, yoga mat ang nandito. Ginagamit ko to dati for airsoft. Kasi kailangan mo magaan lang eh. Protection. Pag tinamaan ka ng plastic na pellets. Rocky! Rocky! Kayawan na. Matal na yung aso ko. Yan po, ang aking AR-5. Ah, ano ba to? Bakit meron ako sa likod? May ilang ako ah. Ano to? Come on! Bakit yung mga nakabitin dito ng strap? Ah, sa taas. Mali. AJ, mali eh. Hindi ka AJ eh. Ano yan? Strap sa front. Strap sa front. Quiet! Ayun eh, maka. Ay, si Rocky yung dinaikinig ko. Video ko, nakaano ko. Okay. Okay, Mickey Mouse. Aso ay na. Dala lang pagkain. Okay. So, wala kailangan ano. Kailangan ng tulong para magpa-strap sa likod. Hindi mo kaya ano. So ito size medium with AR-500 plate. So parang ano 2 pounds
and something yata eh. More than 2 pounds lang ang isang plate nito eh. Mas maganda siya compared do sa dati kong plates. Yung dati kong plates, 5 pounds ang isa eh. Ito, 2 pounds ang isa. So, kaya. Hindi ko lang makabot. Somebody needs to strap me at the back. Pero ito. Yan po. AR500 plates and plate carrier. Another gear na ilalagdag ko for my preps, no? For my preps. Sabi ko nga eh, advantage ito, it can take multiple hits unlike ceramic plates, one shot, magka-crack na yun. Ito, multiple na tama, pwede. Mabubugbog ka, pwede ka mabalikan ng rims, pero at least buhay ka. So, hindi ko na natagal yung video na ito, no? Pinapakita ko na paano yung suot. Bagay ba? Di ko mabot. Pwede pansin ba? So that's it. Sana nagustuhan niyo yung video na to. As always, please click like and subscribe. And thanks for watching. Bye.